So ayun mga tol, no, dito tayo ngayon kay Diwata Paris Overload. Dito lang to sa ano po, Pasay. Sa likod lang to ng GSIS. So napakadaling hanapin to, lalo na pag nag-motor ka, nag-Google Map ka. So unang araw ko nga ito at nag-ikot-ikot muna ako rito, hindi pa ako kumain yon. Tiningnan ko talaga yung buong paligid, no? Nag-observe naman tayo, sus, mga tol, grabe, daming tao. So mahaba ang pila nito, sabi nila hindi pa daw to yung mahabang pila talaga. So nagkataon lang na tanghali, kaya yan, konti pa lang yung tao. Pero sa gabi talaga sobrang dami ng tao dito. So nag-observe lang talaga muna ako kung paano gagawin. Tapos sinanap ko rin si Madam Diwata kung nasaan na, hindi pa natin nakita, no? So ayan, panoorin nyo po yung video, tapusin nyo ha. Yung totoong nangyari po ito, no? Walang edit-edit to. Ganito talaga sitwasyon doon sa Diwata Paris Overload sa may Pasay City. So mga gusto kayong pumunta, mas maganda siguro gabi para hindi kayo mainitan masyado, hindi malikabok. So yan yung place talaga, yan talaga yung ano, napaka-normal lang. Ito si Sir, yan yung partner ni Madam Diwata, yung dinara ng camera natin kanina. Then yan, ikot-ikot pa ako dyan. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko, kasi ang gusto ko talaga unang gawin dito is mag-vlog. Mag-vlog muna bago kumain. Tapos hindi ko rin alam kung saan ako mag-umpisa. Basta yan, nag-video-video ko, no? Observe tayo. Talagang ang daming tao, talagang ano, napaka-viral nito, trending pa. So bukod sa sikat na yung kainan ni Madam Diwata, si Madam Diwata mismo, yan, sikat na siya. So pagkakain ka rito, syempre hanapin mo siya dahil magpapapicture ka. Yan. So yung mga tol, nandito tayo sa kay Diwata Paris Overload. Grabe, dami pa rin tao. Simula kanina umaga, tambay-tambay na ako dito. Nakita ko si Madam Diwata kanina, lumabas galing dito. Tapos pumunta siya dun sa kotse. So yun yung pinaka-aircon niya, nandun siya sa kotse, nagpapalamig. Pinuntayan ko siya, siguro mag isang oras na ako nag-aabang, magpapa-selfie sana ako. Ayaw lumabas. Andun yung kotse niya sa likod ng itim na sasakyan na yan. So hindi pa tayo nakapagpa-selfie. Hindi pa rin tayo kumakain. Papagutom ako kasi mamaya babanatan ko yung overload nila. Alright, ang dami kasing vlogger din dito. Ako namin nagbablog, oh. Daming content creator. Ay, isa na itong vlogger. Si Madam. Sunday ngayon, kaya ang daming kumakain, oh, ha? May mga kanya-kanya, ano? Kanya-kanya cellphone. So, si Madam Diwata nandun sa may kotse sa likod nung black na kotse na yan. Nagpapalamig sa kanyang aircon. Hirap-hirap, mga ano, hindi mahirap makachempo para magpa-picture. Oh, grabe. Ang oras din, mag-alas 10 na ng umaga. Hintay lang tayo rito. Dito dumadaan yan, eh, dito. Isang vlogger, oh, umuwi na, umuwi siya. So yung pila rito, ayun, pila ng soft drinks. Aha, pila ng Sea Enjoy. Ito na yung overload Paris. Alam, bantay lang natin yung kotse doon. Baka makatakas na naman. Doon pa sa kotse niya, eh. Kanina ko pa binabantayan. Hindi mo lang ako makapagpa-selfie. Konti yung ano, mga motor ngayon, no? Konti lang. Dahil sa motor. Tapos sa mga 4 wheels. 50 pesos yung 4 wheels, tapos 20 pesos lang yung mga motor. Same. Net. Ang tagal lumabas ni Diwata. Hindi na rin kasi siya basta-basta makakagilap dito. Alot at sikat na yung tao. Ay, sa harap nyo natin.
Ito yung pinakaharap niya, no, highway. Yan. Kapag pupunta kayo rito, i-search na lang sa Google map niya, Diwata Paris Overload. Dito yan sa Pasay, yun. Tapos may mga sticker dito. Okay, po to TV. Kita yung lalo yun. Baka makatakas na yung si Diwata. Dito tayo mga pagpa-picture. Ano sa kotse niya? Wait natin. Init. Ito dadaan nyo rin. Hindi siguro lalabas yun pagka wala naghahanap sa kanya. So, babalikan tayo.